Magandang araw sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating iTuro. At ating subject, English 6th, Quarter 1, Week 8. Ang ating lesson, Analyzing a Poem in Terms of Its Elements and Writing a Poem. So before po natin pag-usapan yung pag-analyze ng poetry at saka yung pagsulat ng isang poem, kinakailangan mo nating alamin ano ba yung poem. So ang poem ay isang form of literature na kung saan we can see may mga rhymes dito, pero most likely, meron itong iisang topic or theme. Now, ano naman ba yung mga major types of poetry? Marami kasi yung mga poetry talaga, pero ang focus lang natin yung major types nito. In terms of major types, meron lamang tayong tatlo: narrative, dramatic, at saka lyrical. Ano ba si narrative? Si narrative, it tells a story. Maaring ito ay nagde-describe ng iyong experience o kaya ikaw ay nagkukwento ng iyong nakita o na-observe. Yan. So kung pinag-usapan natin yung ginawa mo, that is a poem. Pero kung namang halimbawa yung sumulat, that is a poet. Okay? So number 2, dramatic. Pag dramatic naman ang iyong poem, ito yung poetry with actions. So, habang ito ay yung binabanggit or nire-recite, may kasama itong actions batay dun sa binabanggit mo. In short, para itong monologue. Number 3, lyrical. Lyrical naman, it tells emotions accompanied with music. Yung mga lyrical poetry, ang focus dito ay magbigay ng emotions. And habang binibigay mo itong emotions, in the original sense, ito ay may kasamang music. At ang music na accompaniment nito, in the olden times, ito ay yung lyre. Kaya doon nagsimula yung word na lyre, doon kinuha yung lyrical. Okay? So now, alam na natin ngayon yung mga types ng poetry. So pwede natin alamin ano yung mga bumubuo ba sa isang poem. So sa isang poem, binubuo ng structure, sound, figure of speech, at saka theme. So, sa structure, meron tayong apat: line, stanza, rhyme, meter. Sa sound naman, or yung mga sound devices natin, meron tayong onomatopoeia, alliteration, assonance, consonance. Sa figure of speech naman, simile, metaphor, hyperbole, irony, personification, saka synecdoche. Sa theme, meron tayong mood at saka topic. So dito sa ating activity, para ma-explain ko sa inyo yung structure, pinili ko yung isa sa mga napakagandang tula, which is The Invictus by William Ernest Henley. So ginawa ko lang yung first 2 stanza para sa ating discussion. Ano ba yung structure nito? So basahin muna natin yung first 2 stanza ng poem na to, ha. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. So dun sa line, pag-usapan natin yung line. So yung line natin is yung bawat, yan, taludtod in Filipino, or bawat isang diretsyong statement or sentence, that is a line. Kaya nga parang line eh, kasi diretso, parang dire-diretsong gano'n, no? Isang line. Yan. So, line. So, sa mga line, katulad nito, sa Invictus, meron tayong 4 na lines bawat isang stanza. Ano naman yung stanza? Yung stanza naman, yung isang buong mga grupo ng linya or lines. Halimbawa, in this case, okay, sa example lang natin, na nakasulat lang dito, dalawa yung ating stanza. Stanza 1, stanza 2. At bawat isang stanza, meron tayong 4 na lines. Sa poetry, lalo sa formal, kapag ka ang ating line sa una is 4, dapat 4 na yung susunod. So kapag ang sa stanza natin, bawat stanza, meron siyang 4. Kung 3, tigda 3. Kung 2, tigda 2. Okay? Yun sa formal poetry. Tapos, sa mga poetry, minsan may 2 line lang. No? Ang tawag doon ay couplet. 3 naman, terset. At yung example natin dito na 4 is a quatrain. So, sa quatrain, yan,
Pansinin naman natin yung swallow natin yung line at saka stanza. Ang next natin papansinin naman is yung rhyme. Pag sinabi nating rhyme o yung tugma sa Filipino, ito yung pagkapapareho nila sa tunog. Ito yung halimbawa, tingnan natin na yung mga nakapula, sila yung magka-rhyme. Yung dalawa namang green, sila yung magka-rhyme. So dito sa mga tula, pwede yung isang line matatapos siya ng isang word at yung word na ito, yung katapusan niya, pwede nasa pangalawang line yung kasing rhyme niya. Or, in this case, yung end ng first line, ang kanyang ka-rhyme, yung end ng third line. Ito namang second line, yung end niya, yun yung ka-rhyme ng end ng fourth line. Pwedeng ganito. Pwede rin naman na yung first at saka yung last, second at third, magka-rhyme. So, basta importante, meron silang ka-rhyme dyan. Okay? So, yan yung sa rhymes. How about sa meter? Sa meter naman, ito yung syllables. Paano binabasa o yung hati ng syllables sa bawat isang linya? Example, under the bludgeonings of chance, 8 yun ha, 8 yun na syllables. My head is bloody but unbowed, 8 din yun. Ibig sabihin, sa formal poetry, kapag halimbawa, 8 ang iyong lines, 8 din yan lahat. Lahat ito is 8. Tingnan natin, no? Out of the night that covers me, 8 yun. Black as the pit from pole to pole, 8 din. I thank whatever gods may be, 8. For my unconquerable soul, 8. So in short, kapag ka pinag-usapan natin meter, dapat all throughout sa poetry natin o sa ating poem, dapat magkakapareho sila ng sukat. Okay? Now, tingnan din natin kung sa rhyme, pareho ba sila. Ito, me, be, pole, soul. So, yan yung sa mga rhymes nila. Next. Next naman natin is mga sound. Although, yung rhyming is part siya ng sound. Nilagay natin sa structure kasi sa pagbuo ng isang basic poetry, kinakailangan talaga may magkaka-rhyme dyan sa dulo. Okay? So, sa sound natin, pwede tayong gumamit ng onomatopoeia, alliteration, assonance, tsaka consonance. So, ano ba yung mga to? Pag sinabi natin onomatopoeia, ito yung mga sounds that things made. Ito yung mga kine-create ng mga bagay. Halimbawa, yung buzz sa mga bisyon. Yung honk, sound yun ng isang busina. Tapos, yung chirp sa mga bird. Diba, ganyan. So, alliteration naman is the repetition of consonant sound at the beginning of each word. No? Paulit-ulit na consonant. No? Doon naman sa assonance, repetition of vowel sound at the beginning, within, or end of each word. Yung umuulit ditong sound is yung vowel. Pero kung pag ang umuulit naman is consonant, that is a consonance. Yun nga lang, dapat ito ay within at saka at the end of each words. So, para malipaliwanag yan, meron tayong simple illustration dito. Ito yung alliteration, ito yung assonance, at saka consonance. Na-discuss ko na rin to last time doon sa mga sound devices. So, pwede nyo nalang balikan yung lesson na yon. Now, proceed tayo sa susunod. Yung figure of speech. Sa figure of speech na last time na-discuss din natin, I think that is week 6, no? Sa figures of speech natin, ito ay ilan lamang. Pero kasi ito yung mga kadalasan na ginagamit natin kapag tayo gumagawa ng isang tula. So, meron tayong simile, metaphor, hyperbole, irony, personification, tsaka sinekdoki. So, na-discuss ko na itong mga to, pero ulitin lang natin ng konti. Pag simile ay makes a comparison to something or someone. Meron itong word na like o as. Example, she is like an angel. So yung she ay hinahalintulad siya ay kinocompare sa isang angel. At ang word natin ay may like. Kamukha, like o kaya as. So that is a simile. Pero kung nagko-compare ito, pero walang word na like or as, ito ay metaphor. Metaphor is the direct comparison of two things. Like simile, except
Walang, like, or as. She is an angel. Direct ito, siya, tapos angel agad. Okay? Next, hyperbole at saka irony. Sa hyperbole, that is an exaggeration or overstatement. At impossible under normal situation na mangyari ito. Example, I jumped high reaching the moon. Can you reach the moon from Earth just merely jumping? Diba? So that is impossible. So that is an exaggeration. Sumunod naman is the irony. Irony is saying the opposite of what is meant. Halimbawa, sinasabi mo, Jeremiah looks happy, pero in reality, he is sad. So that is irony, the opposite. Yung dalawang hindi na-discuss last time, which is the personification at saka sinekduki. Si personification from the word person. Gagawin mong person yung isang bagay na hindi naman tao. Making a thing as a human or having human attributes. Example, the trees dance with the wind. Imagine yung word na dance. Ang dance ay ginagawa ito normally ng mga humans, right? Although ang mga ibang animals, they can also do the dance, no? Pero we dance at marami tayong mga types of dance. Pero normally, dance can be made by humans. At ang mga trees, wala namang paa. They have roots. Pero in this term, para bang sinabi niya, the trees dance with the wind. So nagsusway yung kanyang mga branches sa wind. Pero in reality, wala naman siyang paa to move. Wala naman siyang kamay. Pero dito, binigyan siya ng katauhan ng as a human that can dance. So therefore, this is a personification. Yung sinekduki naman is a part representing the whole. Kukuha ka ng isang parte na yung na yun ay magiging kabuuan. Example nito, let us count the heads. Pag sinabing let us count the heads, hindi naman yung heads ibig sabihin ulo lang ang binibilang mo. When you say head, that means re-refer mo yung tao. The head will serve as the whole ng isang tao. Example, magdala ka ng wheels. Pag sinabing wheels, hindi naman sabihin magdala ka ng gulong. Ang ibig sabihin nun, magdala ka ng sasakyan. So, that is sinekduki. Next, pag-usapan natin yung last part, yung theme. Ang theme, meron itong mood at saka topic. Pag sinabi mong mood, sinasabi mo to na ano ba yung flow nito? Sad ba? Melancholic ba? Happy ba? O just a typical lang? Kapag sinabi nating mood, ito yung bubuo kasi, depende kasi ito sa pinaka-topic mo. Ang theme mo o tema mo, depende sa pinaka-topic. Kung ang topic mo ay about joyful things, let's say, going to a carnival, ang mood mo, syempre, masaya lahat, exciting, full of zest, may surprises, ganyan. Kung naman ang theme mo ay tragic, malungkot, no? Yung may mga mood ito na nagpumapatak yung mga yung rain, ganyan. Meron itong being lonely, in the dark, ganyan. So, yung mood mo, dumidepende sa topic mo. At pag pinagsama mo yon, that is your entire theme. Yun yung tema ng iyong poem. Now, so alam na natin na ang isang poem, meron siyang elements ng structure, sound, figure of speech, at saka theme. Next, paano naman ba sumulat ng isang poem? Sa pagsulat ng isang poem, lalo na sa English, so gumamit ako ng acronym na TOWA. So ano yung ibig sabihin ng TOWA? Una, mag-decide ka muna, what is your theme? Ano ba yung tema mo? Ano bang gusto mong pag-usapan? Kasi poetry is very, very talagang broad. Pwede mong pag-usapan ng kahit ano. So, dun ka muna sa ano bang gusto mong pag-usapan? Something about your experience ba? Experience ng iba? Something about a thing that is happening currently? Are you talking about something emotions? About love, hatred, jealousy? Ano bang focus mo? Ano bang gusto mong pag-usapan? So, ano ba yung tema mo? So, yun ang unang-una. So, yun yung T. Next, create an outline. O. So, doon mo ilagay yung outline. So, paano ito? So, papakita ko to sa ating sa presentation. Sa paggawa ng outline. Let's say, sa outline kasi, kasama dito yung line, yung stanza, at saka yung sa mga
ano natin, rhymes. So una, about pag-usapan natin is love. Kunwari, yun ang topic mo, about love. So, anong klaseng love ba yan? Pwede halimbawa, gusto mong pag-usapan yung kinds of love. Okay? So, ano yung mga kinds of love mo? Yung halimbawa, yung loving yourself. Okay? Loving your others. Tapos, let's say, loving your country. Sample. So, meron kang topic na love. Ito yung team mo ngayon. Subtopic mo, meron kang self, meron kang others, meron kang country. So ngayon, i-arrange mo lang sila kung ganyan bang gusto mo. Mula ba siya sa self going outside o mula sa outside going to self? So kung ganyan yung topic mo, di meron ka ng 1, 2, at 3. O di yun yung stanza mo. So bubuo ka pala ng tatlong stanza kasi tatlo yung topic ng iyong love. So from that, pwede mong tanongin sa sarili mo, ilang lines bang gagawin ko? Dalawa lang ba? Tatlo lang ba? Apat ba na lines? Kung apat yan, dapat apat din dito. Normally, ang mali sa atin sa paggawa ng line ay ng mga poem, agad natin silang dapat ganito, dapat ganyan, hindi. Isuot mo muna kung ano yung mga topics mo, yan, sa bawat or subtopic mo. Then kapag nalagay mo na yung subtopic mo, mula dito, sumulat ka na ng mga gusto mong sabihin. Let's say, about yourself, loving means caring for yourself, o kaya using your doing for personal hygiene, o kaya yung sa pag-fix ng iyong mga internal problems. Kunwari yan yung sa self mo, loving yourself. From there, itong mga words na to, so yun yung igagawin mong line. So susulat ka ng line mula doon. Hindi importante na sila ay magkaka-rhyme sa dulo. Kasi, gumagawa ka palang tinatawag natin na draft. Sa draft mo, kinakailangan ay hindi naman necessarily na magkaka-rhyme na agad yung dulo. Hindi lang, isulat mo lang muna. After mong masulat, yung gusto mong isabihin, sulat na dito, next na naman yung sa others, o ano masasabi mo sa others, din nagsulat ka na naman dyan. Kapag nasulat mo na yan, dun mo siya babalikan. Dun papasok yung sumunod. Work with words. So ngayon, i-focus mo na dapat sa kanilang mga end, dapat ay magkakaroon ka ng mga rhymes. Kapag nagawa mo na yung rhymes, doon mo na pwedeng bilangin yung iyong meter. Now, normally, yung una mong line sa unang sentence or sa una nating stanza, yun yung binibilang nating rhymes. No? Tsaka yun yung binibilangan natin ng meter. So kung halimbawa, 10 yan, halos 10 na yan lahat. Lahat yan, 10. Yan. Then, after nun, number 4, make necessary adjustments. Ito na yung papalitan mo yung mga ibang words. Kung hindi sila magkaka-rhyme, hahanap ka ng synonyms. O kaya, hahanap ka ng mga homonyms, yung kasintunog. Yan. So, kapag ginawa mo yan, di makakabuo ka na ng poem mo. So, ganun lang sa paggawa ng poem gamit ng teknik na TOWA. So again, yung ating topic, analyzing a poem in terms of its elements and writing a poem. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po.